This is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hello, good morning. This is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. Today is a Wednesday, 26 of January 2022. Time check is 7:30 hours. So ngayon, ito na yung pagbubuntis ng variety na 216 rice variety. Sa ngayon, nagbubuntis na siya kasi 1 day na lang, mag 2 months na siya ito. Ayan, nakikita nyo na mayroon na siyang sumisibol. At saka kung hihipuin mo yung mga bawat stem, mayroon na siyang laman. Ilang araw na ito, lalabas na to siya. Ayan, oh. Ito yung tinatawag na pregnant o pagbubuntis ng palay na 216 rice variety. Sa umagang ito, medyo maganda ang panahon, walang araw at makulimlim lang, at yung kabundukan ay natakpan ng ulap, malamig ngayon dito. Ayan, lahat-lahat na mga puno ngayon ay mayroon na siyang laman sa loob. Ilang araw lang po ay lalabas na to siya, kabuuan na, at saka hinagisa na to siya ng fertilizer na urea, fertilizer premium na fertilizer. Dalawa kasing ori ng fertilizer na urea, yung isa na para lang paghagis mo kahit kunti lang tubig ay kusa na siyang malulusaw, hindi katulad sa premium na matagal-tagal siya malulusaw. Pag maglagay ka talaga ng fertilizer na yon, ay magkaroon ka talaga ng tubig sa iyong rice paddies kasi hindi siya nalulusaw kung walang tubig. Hindi katulad doon sa isang uri ng fertilizer, yung sako na malusaw agad, yung kulay yellow. Kasi itong isa na premium ay puti ang kulay ng sako. Yung hindi premium, yung kulay dilaw at madali siyang malusaw. At ito na ang pagbubuntis ng kanyang palay ngayon. Kung hindi ka makapag-sprinkle o makapag-apply ng fertilizer na premium o at saka hindi, kumbaga sa oras ay naggahol ka na sa oras, kailangan mo lang siya ng foliar na fertilizer. Yung foliar fertilizer ay liquid yan, ay automatic siya pumupunta doon sa dahon at saka sa mga bunga. Hindi katulad nung premium at saka yung isa pa na doon talaga mag-umpisa sa puno. Parang kwan yan eh. Kung sa medicine pa, iniinom muna bago malulusaw yung parang injection yun, liquid na. Yun ang kadahilan, ang kaibahan sa foliar at saka sa hindi foliar. At saka mayroon na siya mga stinky bugs. Alam na pag ganito na nagkaroon na, nag-umpisa na ng bunga, kusa nang darating yung stinky bugs. Ayan, yung stinky bugs. Ilapit natin, tago siya dito sa likod ng dahon ng palay. Ayan, lumilipad siya. Ito na ang dahilan na upang isprehan mo siya ka. Hindi ka muna mag-spray kung yung stinky bug ay hindi pa masyadong marami, kumbaga minimal pa lang. Mag-spray ka na kung talagang marami na siya dahil pangit. Kung too much abuse of fertilizer or pesticide, it will harm to our body and also the resistance of the insects. It will be more resistance compared to other insects. Kaya yan ang dahilan na yung mga insects na hindi na matay-matay kung single shot lang. Kailangan mo talaga dalawa dahil resistance na sila sa uri ng spray na ginagamit mo dahil matibay sila. Lalo na yung stinky bugs ay matibay yan siya dahil katulad siya ng black bugs. Matibay sila dahil virus ng takip. Yung ang takip nila, yung pakpak nila, hindi katulad sa butterfly, yung moth, na wala silang takip at mamamatay sila kung iyong inisprehan. Ito, mayroon pang isang uri ng leaf folder moth ay nandito sila ngayon sa dahon ng palay, nakasabit siya. Ayan, kulay brown siya, hindi katulad ng isang leaf folder moth na nakita ko ay ti, pero ito rin siya talaga. Ang kasama-sama na to sila rito, yung stinky bugs. Ito nang critical din na stage para sa palay dahil marami ka na itong bantayan dahil nagkaroon na siya ng bunga. Kung hindi mo siya agapan,
talagang malulugi ka na dahil nagkaroon ng bunga. Masayang naman na hindi mo siya agapan na walang kang ginagawa. Nagkaroon na ng bunga, hindi mo siya agapan, pinabayaan mo na, lalo ka ng malulugi. Kailangan talaga dito ay constant on eye of the rice paddies sa mga insects na kailangan mong sugpuin. Ito yung steam ng palay. Yan, steam ng palay, tapos meron siyang bunga. At ito yung dahon na nakatayo. Ito yung flag leaf. Ito pa naman yung bunga. Kung malakas ang hangin ngayon ay medyo, kung nauuga-uga siya, matanggal yung kanya, yung laman tulad ng isang gatas. Ito yung sinasabi na kailangan talaga maglinis ka dito sa mini dike o sa mga borders upang hindi mapamahayan ng mga daga. At saka ito na rin ang delikadong panahon, lalo na mahangin-hangin. Kung mauuga to siya, wala to siyang laman, ika nga halos lang to siya. Kailangan talaga kung magkaroon ng bunga, walang hangin at saka hindi maulan. Dahil kung maulan siya, ang kumpa naman ito ay bumubuka bunga, at pag mapasukan ng tubig, susara, so magkaroon na siya ng mga flowering na kulay orange. Yun ang dahilan sa isang uri ng sakit sa palay kung maabutan ka ng tag-ulan at saka hangin na naglumalabas na yung mga... This is your Yuyo Sam. See you on my next vlog, and don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pals. See you and God bless us all. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-b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 a